Jem, nasaan na ba tayo? Ay, nasa school pa rin naman tayo, Miss D. Pero, ngayon, nasa daan na lang tayo, papuntang high school building. Dito sa school namin. Napakaganda kasi ng panahon natin ngayon, no? Pero ano kasi, Miss D, kaya po kita din nila dito. Kasi gusto kong makita nyo yung isa sa pinakamagandang tambayan dito sa school namin. Wow! Which is yung Japanese garden. Taray! May pa-Japanese garden kayo. Oo naman, school pa ba namin? May Japanese garden. Diba? But of course, we are still here sa episode ng Magtanong for Mugshots with Atty. Maggie. And still, naghahanap kami ng magbibigay ng katanungan para kay Atty. Maggie regarding legal issues. Ang kung sino yung una nating makasalubong, siya yung magtatanong kay Atty. Maggie. That's a deal. Ayan. Ayan. Excuse me po. Hi. Hi. Eto po yung camera. Ayan. What's your name po? I'm Kyle Correa. I'm a second year AV communication student. AV com din! Yung totoo. It's, how do you say? It's, coincidence? Hindi. Hindi. It's mali ako sinabi, Miss D. Okay, hi, I'm D. And I'm Jem. Taga dito ko dati. Yeah, I think I know you. Ah! Kilala pala ako. Sikat. Okay, but anyway, we are from Mugshots with Atty. Maggie with the episode Magtanong, kung saan naghahanap kami ng people or citizen and public na magbibigay ng katanungan for Atty. Maggie regarding legal issues. So, meron ka bang gustong itanong kay Atty. Maggie na pwedeng-pwede niyang sagutin? I think I would like to ask whether the weight of sexual harassment done on heterosexuals differ from sexual harassment done on members of the LGBT community. Because, I can give an example. Like, for example, a man harasses a woman. Does it differ if a man harasses a gay like that, if it has a different weight or something. Wow! Grabe talaga yung mga AVCOM students. Grabe yung mga tanong nila. Thank you very much for that wonderful question. Ano ba yung Miss D? Contestant number one. No, okay. But this is a heavy issue, ano? Yes. Especially sa age natin ngayon. That's yes. True. So let's see kung ano nga ba yung kasagutan ni Atty. Maggie regarding this issue. Sa question ni Kyle. Hi, Kyle! Mga best friend po kasi, Kyle po kasi best friend ng mga editors namin. So, sa question mo, Kyle, wala namang pagkakaiba kung ang sexual harassment, well, under the present law, kung ang sexual harassment was committed against a member of the LGBT and against a member of heterosexual. So, yun nga, dahil wala tayong SORGY, hindi pa napapasa yung ating SORGY bill, kaya wala pang pagkakaiba. So, gusto ko na rin i-highlight na ang sexual harassment, this crime is only committed against mga professors, at saka mga head ng training institutions, at saka mga employers. So, this crime may only be committed in cases of employment and school. So, yung mga ibang mga harassments na nangyari sa ibang mga lugar, this may not cover the sexual harassment law that we have. Thank you, Atty. Maggie, for the super-duper informative answer for our kamugshot, which is si Kyle. I hope may natutunan nila from Atty. Maggie. And also for our viewers, I hope you learned a lot from Atty. Maggie's answer. Yes, and of course, dahil dyan, sa pagtatanong mo kay Atty. Maggie, meron kang mug na napakalayo din. Yes! Naman. And of course, the signature mug from Mugshots with Atty. Maggie. And dahil dyan, we're giving you the camera to do the mugshots.